mo. So ngayong araw meron kaming training ng mga aspiring na bumbero kasi naghahanap din si Papa ng trainees. So dito tayo ngayon sa 4 oil. So dito tayo lagi nagpa-park. So dito din tayo magte-train. Ayun, so mix siya eh. Madaming uri ng tao tayong kinuha dito para sa training na to. Mga willing naman sila. So papakilala namin sa inyo mamaya. Ito, hindi pa ito pwede mag-train eh. Kaya kasama lang siya. So ito na yung ating mga trainees for today. So ayan. So aware naman sila sa papasukin nila. Okay guys. Ayan. Sige, lapit kayo. Magkano lang tayo, mag-instruction lang tayo ng water. Okay, let's start no. Start tayo. Okay, etong mga nasa harapan nyo ngayon, eto lang yung mga gamit natin na available. So, to be honest, be humble, isa tayo sa mga pinakamahirap na bumbero, na fire volunteer. So that is why yung mga gamit natin, hindi ganun ka-sophisticated or hindi ganun ka-ganda o ka-high-tech. But it doesn't mean na hindi na tayo makakatulong. So, makakatulong pa rin tayo kahit yung mga gamit natin ay sa 10 taon na. Ganun. So, still functional, still working. Okay, well, we'll start muna sa mga basic nating firefighting equipment. We call it fire extinguisher. So, ito, fire extinguisher. Ano po, pakamahan na tayo. Wala na itong laman. Okay? Pang training lang natin to. Ito yung ginagamit natin. This is a portable firefighting equipment na madali nating buhatin sa mga maliliit pa lang na apoy. Pero kung ang apoy ay gabahay na, hindi na kaya nito. Pero of course, ang apoy naman hindi naman nag-i-start sa malaki. So sa maliit lang siya nag-i-start. Kaya napaka-importante, we encourage lahat ng household, lahat ng bahay, sana merong isang ganito para hindi lumaki ang sunog. Ay nagana, nagsimula, no? Okay. Fire extinguisher, so pinakamadali, pinakamabilis na itakbo towards sa fire scene. Madali lang, huwag yung hawakan dito pagtakbo, kailangan nakaganyan. Kasi pag kinawakan nyo dito, hindi nyo ito mahuhugot, yung pin. So, hindi mo siya mahuhugot, kaya kailangan wala. Wala ka dito. I mean, nandito ka sa ilalim. Pag nahugot mo siya, nahugot mo, kung may chance ka na ibulsa, kasi sayang, nare-refill kasi ito, ibulsa mo lang. So, then, pagdating mo naman doon, halimbawa, may apoy na maliit pa lang ha, we're talking maliit pa lang ha, hindi ito, baka sabihin nyo, hindi naman nakapatay. So, ang laki na, hindi kaya nito. Maliit lang. So, i-aim nyo lang na ganun, tapos, i-squeeze nyo ito, then swipe side to side. So, P-A-S-S. Ano yun? P-A-S-S. Pull, aim, squeeze, sweep. Okay. Okay, so clarify ko lang ha, hindi ako perfectong instructor. So ito yung abot lang ng akin ako nakakayanan. Kung meron kayong mga may dadagdag, better. Kung pwede nyo i-correct si Chief, pwede. Correct nyo si Chief, better yon. Okay, ito lang yung abot ng akin nalalaman. So yon, squeeze. Side, left, side. Left side pala, right, left, right. Okay, so good. Madali lang to. Pero dapat, guys, encourage natin magkaroon ng bawat bahay ng isang ganito. Kahit isa lang, sigurado ko hindi lalaki ang sunog. Kasi kung lahat kayo meron, di pagdating may sumigaw ng sunog, labas ko lahat ng fire extinguisher nyo. Isubin nyo yung apoy, di ba? Patay agad, hindi na lalaki. Alright? Huwag kayo agad mag-live. So tumawag agad kayo ng bumbero or ng tulong. Kasi yung iba nakikita ko, nilalive nila agad. So habang nilalive nila, kasi hindi naman agad makikita yan ng mga bumbero dahil hindi naman naka-online lagi sila. So tawag sa telepono sa barangay, yung may mga telepono sa kapitbahay, tawag kayo ng bumbero agad. Huwag agad mag-live.
Okay naman mag-line siguro kung ano na, may mga bumpero na. Na-report na. Alright? So ito. Okay, fire nozzle. Gun type. Ito yung na-adjust. Ito ang pinakabago naming gamit. Hindi, actually ito pinakamatagal. Nung bigay ni Congressman Boyet Gonzales, shout out kay Congressman, baka naman. So, matagal na yung truck natin, baka bang palitan ng bago, di ba? Baka naman. So, ito, thank you po, Congressman Boyet Gonzales. So, ito, gun type, may off, may on. Tama ba? Off, may on. And then, may adjustment din. So, na-adjust ito, mamaya makikita nyo yung actual. May solid, and then merong pag, spray. Yung ginagamit yung solid kapag lumalaban na kayo sa apoy. Ginagamit naman yung pag kapag lumalapit yung apoy sa'yo. So, for example, nandiyan na yung usok sa apoy. Bang usok pala? Sorry. Kasi yung usok, nakakasuffocate yan, masakit sa mata, lalo wala naman tayong high-tech na equipment. Ibubukas mo lang ito, so para lumayo yung usok sa inyo. Dapat na dalawa, mamaya later i-explain ko to. Magka-partner sila. So, at yung fire hose natin, ito yung tinatawag na reducer. Ikakabit natin sa fire truck ito, ikakabit dito yung hose, ayan. Ikakabit natin to, tapos ikakabit natin sa fire truck, at yung dulo nito, yung tinatawag na male and female to eh. Yung dulo naman, okay, ito reducer ha, pag nasa fire scene tayo, kuha ka reducer, uno medya, ito yon, uno medya, reducer. Ito madalas na gamitin. Okay, ito yung madalas natin gamitin. Very basic. So, dito naman siya kinakabit. Kung mapapansin ninyo, meron siyang gatla. Anong purpose nung gatla? Just one, lahat ng hose saka ng nozzle, may gatla siya. So, nag-iisa lang yan sa tatlo. Tatlo kasi yung bukol ba to? O groove? No, hindi, groove is nalalim, no? Pero isa lang ang may malalim. So, pag tatapatin nyo, ang purpose nyan, kahit madilim, kasi sa fire scene, hindi mo naman titignan kung magkatapat, di ba? Salatin mo lang. Sino marunong sumalat? Sino magaling sumalat? Tatangay. Parang madyong. Okay, so, salatin nyo ng thumb ninyo, left and right, kung kaliwete kayo, kasi kaliwete ako, or kanan. Pagtapatin nyo lang silang dalawa. Once na pinagtapat nyo yan, madali nyo na silang maipagkukonek. Kasi may mga chances na kapag hindi siya nakatapat, for example, hindi nakatapat, mahihirapan kang i-connect. Mayroon yan, tatagilid yan. Unlike yung groove na yan, kaya merong groove, sasalatin mo lang, pagtapatin mo sila, alam niyo yung mga gamot ngayon, di ba? Pag pinagtapat mo yung ano, parang ganun din siya. So, makukonect mo na yan. So, dapat din ang pag-connect, mahigpit. Kasi pag hindi mahigpit, sisingaw yan or pwedeng bumitaw, delikado. Pero hindi pa to sa inyo. Later pa sa inyo, ha? Okay, kaya kailangan mahigpit kasi pag bumigay tayo ng tubig na 100 PSI, malakas na yon. So, kailangan dalawang tao na kayo. At 150, usually 150 PSI ginagamit namin, pero malakas kasi yung 150 sa isang hose, ha? Depende sa haba ng hose. Okay, next. Ito naman, actually reducer din to pero invento namin. Ang totoo nito, connector siya na dapat dos medya. So ginagamit ito sa dos medya na hose, ito yon. Kung magsusupply ka. Bawa magsusupply tayo, meron tayong truck. So ito hindi ko magagatlaan kasi walang gatla. Invento lang namin to. Duktong-duktong lang namin. So ganyan ang purpose niyan. Iduktong dito sa truck ulit para makapag-supply naman tayo ng tubig sana sa truck na nando doon. Sa truck na nasa unahan. Yun ang laban. Okay, so reducer din pag sinabi ng ano bang tama, reducer or connector, no? Coupling, tama, nice. Thank you. Coupling, nag-dos medya. Ito yung dos medya. O, Giancarlo, kunin mo sa truck yung dos medya. Kailangan natin. Ito yon. Uno medya. Ito yon. Okay? Straight brass nozzle. Ito pambaragan.
which is hindi pa natin pwedeng gamitin sa mga bata. Kailangan kasi to, may edad na, saka medyo mabigat. Dalawa dapat, dalawa. Oo, matigas kasi to. At dito kinakabit to. So imagine kung gaano karaming tubig itong nandito, depende sa pressure ng truck ha, or sa hydrant. Ito yung straight nozzle kung tawagin. Wala itong control, unlike nito. Ito may control. Ito pag nilatag mo at binomba, diretso na to. So delikado to, delikado actually. Hindi namin masyadong ina-advise to. Oh, worst comes to worst lang, kung walang available, gagamitin natin ito sa hydrant. Kasi pag inabot ka nito, dahil mo pa sinapak ng pakyaw, pagsak ka dito. So, laging nasa ibabaw ng hawa. Mamaya, makikita nyo yon dito. Kasi ang purpose nyan, pumapalo siyang paakyat. At dapat naka-helmet ka. Kaya meron niyang visor. Kasi pag hindi mo yan na control, papalo siyang ganon, papalo siyang ganon, hindi mo na control, delikado, nakakamatay. Solid kasi to eh. Ito okay ito. Kasi ito yung tinatawag na variable nozzle, na brass nozzle. Nakukontrol din to. Pwedeng solid. Nasa solid, mamaya explain. Actual natin to. Nasa solid na napapag. So yun. Maganda rin ito. Mamaya mag-Y tayo. Makikita nyo yung Y. Yung difference ng lusob na may solid at na merong pag. Why? Why? Tanong nyo, why? Hindi ko rin alam. Hindi, why? Why kasi is ganon. Ginagamit ito kapag tayo ay mag-Y. Later, gagamitin natin ito. So, kinakabit ito dito or sa truck, pwede rin. So, pag nakakabit na ganyan, ito yung sinasabi ko na magdadalawang linya. Dalawang uno medya, isang nakapag, isang nakasolid. Habang lumulusog kayo, yung isa nakapag, yung isa nakasolid. Dalawang, apat na fighter. Dalawang second nozzle. Mamaya, ano natin to. So, importante sa laban yun kasi yung suffocation, yung usok, pag pumunta sa inyo, masakit sa mata yun. Kaya kailangan natin tong Y. Pero kaya lang, kasi nga tong Y natin, tulad ng sinabi ko, hindi naman tayo ganun kayamang volunteer. So, that is why, yung mga gamit natin hindi ganun kagaganda o kagagaling. Etong Y na to, for emergency purposes or use. Kasi, dapat yung ball na yan, metal. Metal, either brass or stainless. Kaya lang, this one is plastic, mumurahin lang kasi to. Kaya hindi namin masyadong binabarag to sa fire scene. Pang area to. Huwag naman tayong ma-areahan. Gagamitin natin to sa area natin. Pero magkakaroon din tayo niyan. Malay mo, yung mga nanonood, di ba? Baka naman. Magbigay ng mga gamit sa amin. Thank you in advance. Yan, alright? Next is, ito, spanner. Okay, spanner din ang tawag dito. Ang purpose naman niya, panghigpit at pagluwag. Ito sa truck, panghigpit ng lug. This one, kaya meron siyang rope. Panghigpit, saka pangluwag. Okay, spanner ang mga tawag dito. Ito naman, spanner din ang tawag dito. Panghigpit ang pangluwag din to. Okay, ginagamit ito, for example, magkukonect tayo. Ayan, katulad nun, sinabi ko yung groove. So, nauubos na yung groove. So, nauubos talaga to kasi nakakayod. Magsalpak ng ganyan, hindi no need mong iputin ng ganyan. Kasi, babaloktot ito. Magtitwist ito, pag binigyan mo ng tubig, ikot yan, mababaklas yan, kakalas yan. So, that is why yung groove ang napaka-importante. Ayan, yung groove. Pagka kinabit mong ganyan, make sure nakatapak ka pala kayo, ha? Pag nagkakabit kayo. For example, ganyan. So, pagtutukin nyo lang na ganyan, pagtutukin, pagtapatin, eto lang ang iikot ninyo kasi umiikot itong isa. No need. Ayan. See, pagbukas ng tubig. Pagbukas ng tubig, iikot yan, kakalas yan. So, may pressure na kasi. So, that is why, eto lang talaga ang ikutin ninyo. Panghigpit at pangluwag. May mga chances na pag nagkaroon na ng pressure yan, hindi nyo na yan mababaklas by hand.
sa kamay. So dito siya pupunta ngayon, dito siya ngayon darating. Ito ngayon ang function niya. Yan. Pangluwag at pangsikit. Yan, yun ang purpose niya. Pangsikit. And then, vice versa. Yon, pangluwag, kung malas, yun ang purpose nito. Spanner din ang tawag dito. Ito, ang napaka-importanting gamit. Nawala yung original namin to. Ito, improvised na lang to eh. Ito, dual purpose na. Hydrant key, at saka spanner na rin. Panghigpit, pangluwag na rin. So, pero ito, improvised. Hindi talaga ganito ang hydrant key. Meron tayo ron. Pero anyway, may hydrant tayo sa San Jose. Lalo na yung mga tiga San Jose. Sa uno, meron. Sa dos, sa kanto. Sa uno, sa may tulay. Sa tres, tapat George. Sa cuatro, malapit kila Joey. At sa Picruz, meron tayo. So, napakaswerte ng San Jose dahil meron tayong mga hydrant. Maikling history about dyan, nung tayo wala pang fire truck, lagi tayong nananalo, pinagmamalaki ko, sa competition, sa Mandaluyong. Kalaban natin yung 27 barangays, nag-champion tayo kahit walang fire truck. Now, na humingi kami ng fire truck kay Congressman Boy at noon by that time. Sa Malacanang pa nga actually. Anyway, mahabang kwento yon. Pero sige, makikita nyo naman yon. Humingi kami ng fire truck sa Malacanang. So, walang bumalik yung letter through DILG, walang fund. Now, lagi tayo nai-invite every time na nananalo tayo. Ang hirap magsalita pag may mas. Anyway, lagi tayo nai-invita ni Congressman sa kanila possessor noon, Vice Mayor Edward. Tinatanong ni Boss Cesar, anong kailangan nyo sa barangay nyo? Sabi ko nga, ulan. Sorry, hindi ulan. Fire truck. So yun, time goes by. Swerte tayo, nagkaroon tayo ng fire truck. Tapos before that time, nag-request tayo ng project na fire hydrant. So, lipat tayo doon. Sabi ko pong, okay sa inyo? Sige, lipat tayo. RCPSA stands for Responsible Citizen of Barangay San Jose. Doon nag-start ang Response Fire Volunteer. So nag-project tayo ng fire hydrant. Pumunta tayo kay Mayor. May dala tayong letter together with the officer ng RCPSA 2003. March 2003. April, March, April 2003. Now, agad-agad, binigyan tayo agad ni Mayor Benar by that time ng pagkakataon nga na makausap. Tinawagan niya yung si engineer. Engineer, basta engineer ng Manila Water, pinakausap sa akin. Pina-ocular inspection. Kaya kung mapapansin nyo, yung mga position ng fire hydrant, kami ang pumili nun. Bakit dun sa uno, sa may tulay? Kasi para hati ng dos at uno. Bakit nga kay George? Kasi nga gitna ng tres. Bakit nga sa kanto? Accessibility. Lahat pwedeng ibunga. Yung sa sitio 4, napunta sa sitio sa Picruz. Ngayon, siguro ito, by follow-up by that time, thank you nun sa nag-follow-up nung sa sitio 4. So, pero lahat siya nirequest namin kay Mayor Benhar by that time. And alam ko, katulong si Councilor Cesar by that time, no? Bartolome, para magkaroon tayo ng fire hydrant. That is why, meron tayong fire hydrant sa San Jose. Kaya napakaswag natin, palakpakan natin sila. Right? Next. Okay, so ito yung hydrant key. Ganito itsura. Ano to? Kasi, ito, hydrant key din, pero improvised. Tignan yung pagkakaiba. Ito yung galing ng Manila Water. Manila Water ito. Kaya pag may nagsabi sa inyo na sa akin itong fire hydrant na to, galing mo to, lagay mo sa likod mo. Sige nga, kung sa iyo yan, meron ka nito. Kasi kami meron. Ibig sabihin, hindi yan sa'yo. So meron kasi mga nangaangkin ng hydrant eh. Okay. So, ito yung itsura niya. Ito yung galing ng Manila Water. So hindi to basta-basta ginagamit na hindi authorized, ha?
kasi bawal gamitin ng fire hydrant sa hindi sunog. Usually, bawal talaga. Kaya ito, authorized ang binibigay ng Manila Water. Thank you sa Manila Water. So, ito yung tsura niya. Meron siyang pang-liquid. Alam ko, pang ano to eh, pang lakas ng pressure ito eh. Ito, pang bukas. Ayun. Itong fire axe, ay tabi kayo sa likod, baka pagbaba ko nito, matamaan ko kayo. Ito yung fire axe. Maraming purpose. Ang subak ng kahoy. Ang subak ng kahoy. Pero usually, ginagamit talaga to sa mga pintuan na bubuksan mo na first or bintana na babasagin mo. Kasi, pag hindi, for example, may sunog sa loob, hindi mo nalagyan ng ventilation, kailangan mong pasingawin kasi pwede mong pambasag to. Or pambukas ng pinto, may natrap na tao, na hayo, pang rescue. So, napaka-importante yung purpose. Thank you rin sa CP nagbigay nyo. Okay, fire hose, no? Fire hose, 50 feet, may 100 feet, double jacket, may single jacket. Meron tayong single jacket na 100 feet, pero hindi panlaban yon. Ginagamit yung for emergency purposes lang. Pag talagang na-endyahan tayo, gagamitin natin yung mga in-install doon. May bago kaming in-install doon kahapon, salamat sa mga tumulong. Kahapon ba yon? Dalawang fire cabinet na may fire extinguisher na green sa kapula at merong fire hose na 100 feet. So malapit sa hydrant. Dadalhin lang natin to. For example, wag naman, yung sunog abot ng 100 feet. Pagmula rin sa hydrant, ikabit mo to sa hydrant. Ikabit mo to. Pati yung nozzle, pwede ka nang lumaban kahit walang fire truck. Ganun kahalaga to. Kahit wala tayong fire truck, ganun kahalaga yung why. Kaya yan, hindi maraming masyadong ginagamit kasi baka masira. Ang emergency, unless may magbibigay ng bago. Diba? Palakpakan natin yung magbibigay ng bago in advance. Okay, so, ito. Hose din, dos medya. Double jacket. May single jacket din, may double jacket. May 50 feet, may 100 feet. Okay, ito. Madali naman, fire suit. So, bunker ang tawag namin dito. Upper. Lower. Model, kailangan saka model. Bota. Of course, helmet. Napaka-importante yung lumaban sa sunog na suit ito. Hindi pwedeng wala ito. Okay, now, ipapasa ko kay Warren. Warren, dito ka. Para explain naman sa inyo, isa sa pinaka-high-tech namin for now, sa ngayon, itong BA, itong breathing apparatus. Now, i-demo sa inyo ni Warren kung paano ito gamitin. Pero ito, since mahal kasi ito, pagkakaalam ko, nasa 30K yung second hand, so hindi namin siya masyadong ginagamit. Katulad ni Y, ang sabi ko, ang bilin ko, since limited ang resources ng ating equipment, gagamitin natin to sa mismong area natin or yung talagang kailangan. For example, kailangan ko talagang pumasok as much as possible. Ayoko kayong lumaban sa loob kasi mausok, possible na may malaglag. Kaya itong BA is saved for last. Gagamitin natin to sa area natin at meron tayong mga i-rescue talaga. For example, wag naman may naiwang aso, pusa, lalo na yung tao. Gagamitin natin yan. Worst comes, kumbaga, ito yung last resource natin for now. Kasi nga, iisa lang siya. Pero meron daw magbibigay by January. In advance, salamat. Nang isa ulit. Okay, bibigay ko na muna kay Warren sa kay OIC para makapahinga muna rin ako. Sakit pala magsalita sa harap. Okay, Warren, OIC, please explain the BA. Ito muna, para mag-talk ito. Palakpakan natin si OIC. Salita ka, palisod. Ito, ganito ko sasutin ko. Yung bangga, pag ito lower. Mga bota. Ito, palisod. Ito, upper. Ito, helmet. Ay, pero sila ito, muna-unahin mo. Pangit yung bota, lower. Ito nilagyan ko na ito kasi maluwag. Maluwag sa akin yun.
Payatot na ako eh. Siyempre ako upper. May mga purpose yung pag-suot ng bat ng upper. Pwede nakaload, pwede nakatayo. Kaya mas madali palagi pag nakaload ka. Kasi wala problema. So basically, merong itong bunker na to, deceiver. Meron namang bunker, may bunker naman na debunker. Deceiver siya. Kadalasa makikita nyo ang bunker sa ordinary. Ito yung bakel na sinasabi. Ito. Ganto lang siya, di ba? Tapos mabilis. Ito, deceiver. Ito, deceiver. Ito, ito pinagkaiba ng ordinary sa galing sa abroad, sa original na parasol. Pero hindi naman natin ginamata yun. Kasi hindi naman natin mamata. Una namin ginamit talaga yung kiyapo. So, swerte na lang kami. Merong nagbigay ng mga imported or original. Sir David. Shoutout kay Sir David, Captain Ray, and Sir Devin. Devin. Thank you very much po sa inyo. Ganun yan. Para sa lahat, pinaka-importante itong gloves. Para pag umawak sa bubong, o at saman sa paligid, ito kailangan sa lahat. Paano di ka mapasa yung kamay mo. Kahit sa'yo may ganito ka, wala pa rin talaga ito kahit paano. Basta pwede ka rin papasok kahit saan. Huwag kayong gumaya sa akin. Hindi mo siya napakamu siya. Ito. So, ito yung air tank. Alaman nito, ano ba nakakalala? May idea ba tayo kung ano laman nito? So, ito yung tangke niya. Ito yung tangke ng pinag-aanuhan natin. Inukunan natin pag pumasok tayo sa loob ng parasol na naka-BA tayo. Dito na nagagaling yung hangin. Tapos, may idea rin ba kayo, sino ba yung mga, bukod sa mga luma na, may tingin nyo kung gano'ng dapat katagal sa loob ng fire scene na gamit ang PA? 10 minutes. So, ito yung gauge niya. Ito yung gauge niya. Mapapansin nyo, meron tayong red. Critical level, ang ibig sabihin niyang red. Critical na yan. Ang maximum niya, dito sa green. So, tatagal naman ng BA ang ng 30 minutes. Tama yung sumagot ng 30 minutes kanina. 30 minutes. So, kailangan sa 30 minutes na yan, ma-aim mo na yung dapat mong matarget mo na yung dapat mong target. Kanyara, may nag-alagablab na apoy sa loob ng isang kwarto. So, naka-BA ka, pasok ka, dala mo na si host, dala mo na si Nozzle, target, apoy agad. Pero, sa loob ng 20 minutes na yan, babagsak hanggang dito yan. Yung loob, so within 10 minutes na yan, kailangan mong makalabas ng kwarto. Kasi yan na yung, dyan na yung papasok na si critical. Maaaring, pwede ka na maubusan ng hangin. Mauubos na yung laman nito, kaya kailangan mo na makalabas. Okay? 20 minutes, okay, sa loob ng fire scene. 10 minutes, kailangan mo na lumabas. Kailangan tapusin mo na yung kalbang may nakita na kayo po yung bow, targetin mo na kagad din na para matapos na, tapos labas. Maririnig niyo naman niya, may signal naman niya, may tunog. Diba ganon? Ito yung ordinary lang ito. Meron kasi ngayon bagong BA na pagkaan may sensor. Malalaman ni BA pag hindi ka na gumagalaw sa loob. Tutunog siya, tutunog ba yun or ano? Mag-a-alarm. Kaya malalaman nung kasama mo sa labas. Hihilahin ka na lang palabas. Pag tumumba ka sa loob, hindi ka gumagalaw within ilang minutes, tutunog na siya agad. O kaya automatic.
Okay, ito yung gauge niya. Ito yung sinasalpak, magsusupply. Supply ng auto. Toto. Ito si face mask, ito yung mask niya. So ikakabit lang natin dito. Tapos, pag naka... Pero bago natin ito ikabit, itong supply ng hangin natin, make sure lang na bukas na yung tangke natin. Kasi automatic, pag kinabit mo ito rito, wala ka ng hangin na pwedeng ihinga, in-exhale. Inihil pala, sorry. Ayan. Make sure lang na bukas na siya. Ano natin malalaman na sigurado na, hanggat pa hanggat kaya natin isagad, isagad na natin. Kasi may tendency sa loob ng fire scene, may pwede siya mabangga-bangga, di mo alam, pat sarado na pala yung tangke, hindi na natin na nakakupas. Kaya, hanggat kaya mo ikot-ikotin mo na ikotin. Ito saan na? Okay, ito siya, kakabit natin siya rito. Ayan na. Ang tamang pagsuot. Tawag yan. Tamang pagsuot, kailangan sa fire truck pa lang. Ayan, pag ganyan, pabaliktad. Bakit nakabaliktad? May tanong na tayo kung bakit nakabaliktad, hindi nakatayo. Kasi, mas accessible siya yung tangke dito sa likod. Pwede mo ipinitin na ipinitin. Dito, hindi na lang. Tsaka para yung hangin niya, mas mabilis ang flow. Diba ang ganda pang profile? Ganda pa profile. Wala na lang kung kaya niya. Kaya ninyo. Baka tumukod ka pa dyan, bata. Grabe naman kayo. So making sure lang lahat yan na fit lahat sa inyo. Nakabakel, nakaganto. Ito. Fit lahat yan, na-adjust naman yan eh. Pwedeng sikipan nyo. Sikipan nyo na, ipit nyo na sa sarili nyo. So ito, nakakabit siya. Ano naman natin nilalak? Sumula muna natin dito sa gilid. Kaya mo isagad, sagad mo. Depende ito. Huli natin sa ibabaw. Ito ang pinakahuli niya para ano. So, si fire hood. Ang importante ng fire hood. Fire road yan, kaya may fire road na ganyan kasi may sa loob ng ano, maglalaglagan yung mga baga. Pwede ka mapasok kami ang gumagawa. Mapapanood nyo sa YouTube, magagaling na rin. Kasi wala kami fire road. Yung init ng tubig na binubog, nanggagaling sa apoy, napakainit nun. Bukod pa yung bagang naglalaglagan sa loob, diba? Mga plastic na ano, makapasayaw. Mga plastic debris. And then, don't forget to helmet. Gano'ng kabigat, gano'ng kainit. Kita nyo, pabukas mo yung pawis. So ayan, nagpumoist na siya, diba? Kainit na. Affected area, tensor. Importante lang yung gloves, ha? Yung gloves, huwag natin kalilimutan lagi. Huwag natin kaalala yan sa fire skin, pero importante yung gloves. Kasi nga, kulang tayong gamit. So, ito pa isang importante sa paggamit ng BA. Hindi natin kailangan huminga ng ganon. Kasi, ano, bakit? Bakit hindi natin kailangan huminga ng ganong kabilis, hindi lang ano? Constant lang yan. Kasi, mabilis mauubos si O2, si oxygen. Mabilis mauubos ang hangin natin sa tangke. Kailangan kung ano hinga natin, ganon pa rin. Normal na hinga lang dapat na gawin natin pag nakakabihin na tayo. Picturean mo, mamaya. Natanda natin, si helmet. Parang astronaut. Si helmet, si fire hood, si face, yung face shield natin, si BA, si upper, si lower, tsaka si fire boots natin. Kailangan magpapasok talaga, may required talaga pagpapasok. Fire scene, ano tayo, full gear tayo dapat lagi para safety tayo. Ayan. Email.
Email. Email. Copying. Email copying. Saan ito papunta? So ito yung pinakamitan sa truck. Copying sa truck. So ito yung papunta ng truck. Ito papunta sa fire team. Ha? Tandaan natin ha, ito si fire truck, papunta sa truck, ito papunta sa fire scene. Kasi dito natin kinakabit ang hasid. Sige namin. So kailangan maigpit para halimbawang pagbukuhan nyo sa truck o kapag pagbigla pagtakbo nyo pagpasok nyo ng fire scene para hindi malaglag kasi habang matakbo tayo malalaglag yung gitna kaya kailangan natin higpitan single donut ha guys mga kalating di pa layo doon isang bayan. Pasugod sa apoy. So dito sinasaksak yung nozzle. Ito laging sa truck kinakabit. Kasi baka magkapalit kayo, hindi nyo yan may kakabit. So sayang yung oras, seconds. Kasi sa sunog, every seconds counts. So lagi ito, tandaan nyo yung babae, lagi sa truck, yung lalaki, lagi sa sunog. Lagi siyang pasunod. Pahatakin nyo lang ito. Sa truck. Then, so, ito naman, ginagamit natin, katulad ng sinabi ni RC1 kanina, kapag may kimalog yung area. Hindi niya, so, ipapato nito. Binabato to. Pwede mo siya ipato, pwede siyang kuhanin. Kaya lang mag-ano kasi siya mag-freeze. So, ibabato nito. Yan. So, kumaluwag yung area. Alright? Ngayon,
kung ano naman, kung ang kailangan nyo naman ay akyatin or third floor ang involved. Third floor ang involved. Ito naman yung butterfly yung tinatawag. Halimbawa, mga, ito madalas gamitin ito sa mga condo, mga bills, mga high-rise. Una-una for safety rin sa inyong sarili. Pwede nyo itali yan pag nag-rap kayo. Itali nyo rin. Pwede kayo magpagila sa boss. So pwede yan. Lifeline yan. Lifeline ng boss. Lalo na pag may tubig. Sarap magpagilas dyan. Kailangan lang may gloves dyan. Ito naman yung tinatawag na butterfly. Hindi nalang gagawa kasi ano ng oras. So ang next lesson natin, next week, yung stamina naman ninyo. Hindi natin pwedeng gawin ngayon. Kasi pasa. Wala naman tayo. So yung zero visibility, kapag na-trap kayo sa loob, no, walang ano. Para gawin ang buhari niya, Loreno. Ito naman yung butterfly na tinatawag. Ginagamit natin ito kung kailangan yung mag-get sa mga high-rise o yung mga kasi yung mga building, meron yung, actually may fire hose na rin yan. Pero, eto importante rin may dala kayong hose. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang para ilaban ninyo, this is your lifeline. Worst comes to worst, nasusunog yung third floor, biglang nag-leave din yung second floor, wala ka ng chance bumaba. Yung mga dadaanan mo, yung hagdan, may apoy na. Pwede mo itong gamitin. Mahali mo, pwede na magpadulas pababa. So, marami siyang purpose. Matibay itong virus na to, kaya ka nito. Okay, good. Okay, next naman natin si response 06 saka si response 20. Maubos yan. Kaya akala ng mga tao hindi nila alam na kami ay lumisponde ng walang tubig. Yun ang madalas na komento eh. Walang tubig. Lumisponde, walang tubig. Hindi totoo yun. Hindi kami re-responde ng walang tubig. Merong tubig pero kakaunti. That is why kaya kailangan bago maubos yung tubig natin,
meron na dapat dumating. Nakasunod, importante si tanker. So ang trabaho ni tanker, siya yung susupply ng tubig kay pumper o ni engine. O engine is panlaban din. PTO. So PTO yung take off. So meron siyang gantsa na tinatawag. Kasi iba-iba yan eh. Merong nakahiwalay yung pump, bubuksan mo. Meron naman nandito na yung pump. Okay? Pag tayo ay nasa fire scene na, response pumper 10-2-3. Wala munang bababa agad sa truck. Ang unang bababa, si OIC 1 o IC 2. Or kung walang available, sino yung iaano ko? Ia-assess nila yung sunog, apoy, kung ilang linya kailangan, ilang linya. Okay? Now, pag sinabi mo pwede nang lumuso, magbibit-bit na tayo ng hose. Okay, of course, naka-start yung truck. Okay, meron dito kill switch. Start. Okay. Para gumana yung pump natin, touch, and... Iba yung tunog, malalaman yung tunog. Iba yung tunog. Okay. Now, bubuksan natin tong... Tangke. Tapos bubuksan din natin yung cooling. Importante yung cooling. Ang purpose na naman niya para yung tubig umikot, mag-circulate, lumamig yung makina. Yung cooling na tinatawag. Okay, now doon sa mga bebrani. Para lumakas naman, ito yung pag may hose na ha. Para lumakas naman, ito yung pampa throttle. So for example, throttle. Okay, guys, isipin nyo, kaya ko pinakita nang wala yung hose, pinakikita ko sa inyo kung gaano kalakas yung pressure. That is why, kailangan natin nandun darating ngayon yung body system. Kaya ako pinakita sa inyo kung gaano kalakas yung tubig. Dahil kung hindi kayo magbabody system, pwede kayong ipalo o ihataw ng hose. Ngayon, position mo. Tupon. Kaya ka ba? Nangyari awak mo. Yan. Okay. Kanan ka, halip. Hawak dito sa ibabaw. Hawak. Imagine, ang dito yung hawak mo sa hose. Kasi pagkano matigas na yun. Bubuga mo na yun yung... Ikot mo na to. Ang nasabi natin yan. Laging pasugod. Dapat kayo ay laging pasugod. Pasugod. Yan, pasugod. Kasi ang pressure nito, ang hataking kanya at pataas. Kaya dapat, kaya lagi pasugod para control mo yung pressure na paghatak. Kaya naman dito nakahawak, para maiwasan mo naman, baka mabitawan mo siya yung pumalo. Alright? So kaya nandiyo dyan lagi. Okay? So ito yung sinasabi kong problema. Kapag masigip ang daan, kailangan pa natin pagulungin. Ang typing double door, napigilahin muna lang. O yung spaghetti. Ang laging gumagamit yung spaghetti sa double door na. Gatla. Hanapin mo yung gatla. Yan. Pagtapatin mo sila. Nilalim niya. Hindi, matigil. Since mas masikip na kasi yan, ang talagang dapat, ito lang iikot. Pero pwedeng ganyan, pagtapat ng gatla, sasara na yan. Okay, so halimbawa, ang kabit nyo na, meron tayong radio. Bakan mo. Michael, radio. Second nozzle man. Nakakabit.
nakakabit yun sa bunker mo. Bibigyan na ba ng pressure? Naka-ready na ba kayo? Pag naka-down na kayo, sasagot ko kung okay na. Okay na, jeep na. Position na. Example, sa truck ako. Second nozzle, ready na kayo? Bibigyan ko na ba ng pressure? Okay na, jeep. Pinutin mo. Pinutin mo. Ito. Second nozzle, ready na kayo? Okay na po, jeep. Position na kami. Bibigyan ko na ba ng pressure? Naka-poise na kayo? Okay na, jeep. Okay, yun ang purpose naman ito natin, ha? Kasi baka mamaya, bigyan na kayo ng pressure, hindi pa pala kayo nakahanda, hindi pa pala nakakabit to, papaluin kayo nito. Napaka-importante nun. At dito papasok yung no man in San Island, meaning walang pwedeng mag-isa. Laging teamwork, laging body-body. Okay? So, laging body, oh, hanap kayo ngayon ng kabody nyo. Tumili na kayo sa mga tropa nyo, hanap kayo ng kabody. Body to keep us going. Body. At lagi pasukod yun. Sugod ha, pasukod. Laging pasukod ha. Dapat lagi nakasulit. Yung malakit yun. Engine man. Bigay na ng pressure. Nakaready na kami. Okay? Okay. Tapos, ang trabaho ni second nozzle pala ha, napakalaki. Si nozzle man, ang focus niya apoy. Second nozzle man, ang focus niya paligid. Yung paligid, mga babagsak. Mga debris. 2-0, may babagsak. Atras tayo. Atras. 2-0, may babagsak. Two-zero, tira sa taas. 2-0 sa gilid. 2-0 sa kanan, sa kaliwa. Yun ang trabaho ni second nozzle man. Napakahalaga. And never na kayo mag-iiwanan sa loob ng fire scene. Kung hindi kaya nung isa, sabihin nyo isa. Magsabi pwede na. Naman lumabas kayo magsabay, pero huwag kayo mag-iiwanan sa loob. Walang mag-iiwanan. Sabay kayong lalabas, hindi kaya, mausok, sabay kayong lalabas. Alright? Hi, Gab. Sino gusto muna mag-try? Lalagyan natin ng pressure. Doon sa ano, ang buga doon sa may ano, sa may ihian doon. Lumalapit yung usok.
Pag. Okay, Peter. Tingin ko to. Yun yung anak yung gagawin natin. Okay, Peter. Good job, Tony. Ano naman yung sentin natin? Ang pag-shot-off, hindi dapat lahat. Ayan, may mali dito. Joey, lipat, Joey. Switch. Yan. Kailangan merong... Kasi puputok yung host natin. Ah, okay. Joey, ikaw naman. Kung bakit yung buga nung ano nyo, pwede nyo sabihin dito. Oh.
Jeepit. Atake mo. Atake pa. Yeah, pressure. Jeep, jeepit. Pressure. Angas pa. Angas pa. Ato mo. Ato. Ato. Possible future firefighters ng RFV. Ayan. Training time. Eto, pag muna. Nakapag ka muna, nakasolid ka. Pag sinabi kong palit, ikaw naman ang magsasolid. Yan. Ikaw naman ang magtapag. Ganun din. Importante, nasa ibabaw yung kamay nyo. Nasa pagkawalan ng tubig. Yung engine man, ano, abang ha? Engine man. Abang. Radyo. Sige, ako na muna mag-radyo. Okay? Sige. Ready, ah? Magtapag ko eh. Timer tayo. Kuya, kuya. Para malaman natin. Baka abuting ka. Okay, ready? Ready na yung motor konti. Good form.
Ano, ilan? Sino nag-oras? Ito, Kevin. Ilang minutes? 3 minutes lang. So, ito yung official natin, no? Dalawang linya. 120. Isang nakapag, isang nakasolid. Vice versa. 120 pressure. 120 pressure. Naubos yung tubig natin in 3 minutes and 30 seconds and 2 milliseconds. So guys, ganun lang po kabilis. Naubos ang tubig natin. Saglit lang. Saglit lang talaga. Alright, na-picture mo na kyan. So yun yung sa mga first responders, mabilis talaga siya maubo. So hindi siguro nakikita ng mga tao na mabilis siyang sinasabi dadating ng walang tubig. Hindi po totoo yun. Ito po, in-actual na po namin ng testing. Yung 1,000 liters of water na pumper, response pumper, na dalawang linya, in 120 pressure PSI, kaya pong ubusin within 3 minutes, 30 seconds, and 2 milliseconds. So, ganun lang po kadali. Kaya po napakabilis talagang maubos. So, kaya hindi po totoong dumirespondi kami ng walang tubig. Madali lang po talagang maubos yung tubig. So, yun. Ayun. So, same goes din sa halos sa lahat naman ng mga natin. Lahat naman ng volunteers and lahat ng bumbero. So, malaking bagay talaga pag may kasunod na truck, may second responder. Kasi, ang idea nun, pag may truck sa likod, ibibigay niya yung tubig na nasa harap. So, dire-diretso lang siya yung laban. Of course, mas maganda din pag may nearby na fire hydrant. Kasi doon natin kukunin yung yung 3 minutes na yan, pwedeng maging dire-diretso yan, 30 minutes, 1 hour, etc. As long as may steady tayong water supply. Ayun. Malbog. Agilid kaya, huwag mong patatalbogin. Kaya yun, gugulong talaga. Yan, tignan nyo ha. Huwag mong patatalbogin para hindi ko. So mayroon tayong dalawang training na nangyayari ngayon. Pagsusot ng fireman suit tsaka ito aiming ng boss at pag-aayo. Okay, good. Good, good. Good, good. Yeah.
sa'yo, bakit? Ito po ah. Sok na sok, ang bilis pumasok ng damit eh. Training tayo ulit. Iwan niyo yung contact number ninyo. Saka magbalik kayo ng ID ng picture sa kanang by data para lagi namin ma-remind pag meron tayong training next week, yung zero visibility, pwede kayong umatid ulit. And then gusto ko lang liwanagin, kailangan merong payag or merong consent ng mga magulang nyo dahil minor kayo. Kung may letter, dapat mas maganda. Ayun, so pwede kayong mag-duty sa base, pero syempre hindi curfew. I mean, pwede sa araw or pwede sa hapon, basta bago mag-curfew, kailangan makauwi na kayo. Kasi syempre minor kayo, although fire volunteer tayo. At makikita ko naman sa inyo kung sino talaga yung magpo-push through, kung sino yung magtutuloy. So makikita naman natin yan. Si Rydell, si Dian, tama, Rydell, Dian, John Carlo, Patrick, John Michael, Dian, Leo, Gio, saka si Gian, umabol siya kanina. Okay, sige, ganun, ano, thanks God, palakpakan natin natin mga sarili. Sana lahat tayo maging laging malusog, laging masaya. Lagi kayo magpipray, ha? Lagi rin kayo magpray na huwag magkaroon ng sunog. Gusto ko lang pasalamatan, syempre, yung mga, of course, ang Panginoon natin, no, number one. And then, yung nagprepare ng food, sa asawa ko, kay Bandy, nagluto ng pagkain natin kanina. Saka, yung nag-share ng si Michael, saka si, ano, nag-share ng 200, magbiling pagkain. Si Porky, saka si Michael, 400, okay? 200 sila. And then, of course, si Kapitana Kat, saka si Tresnel, nagpadala rin sila ng chicken, adobo, saka kanin. Tubig, saka tubig. So, maraming salamat po sa inyong lahat, and God bless us all. So, yun. Tatapusin na natin tong ating video/training. Kakain tayo, ha? Kain tayo, so, alam ko may mga magsasabi dyan, Kuya, ako gusto ko din sumali sa training. So, kaya ako to ginawa tong video na to. Para makikita nyo kung ano yung mga pinag-usapan namin dito, ano yung mga tinrain natin. Pero bago ang lahat, syempre, anuin muna natin itong mga kasama natin. Dyan, may gusto ko bang batiin? Shoutout lang sa 41. Shoutout sa 41, ayan. Attorney, wow, may gusto kong batiin? Shoutout sa response yun. May copy na lang para may gusto kong ano, batiin. Wala ang gustong batiin. Nanay mo, tatay mo. Nasa ano ka, international ano, vlogs. Wala? Ano, wala. Hindi. Magulang mo kahit ayaw batiin mo. Siya na, siya, saka si Rydell. Wala.
Wala po. Okay, ikaw. Walang shout out, ikaw. Okay na ako. Okay ka na. Shout out. Shout out kay DJ. DJ, okay. Dito pa, wala na. So yun, kainan na sila sa bahay pero palubat na kasi tong ano ko. Palubat na rin kasi tong aking tabit ka na. Palubat na rin kasi tong aking camera. Ayun, so bago natin tapusin tong ating video, so tignan niyo muna yung mga content namin. And if nagustuhan niyo, please subscribe and click the bell button para updated kayo sa mga bagong naming videos. So possible meron pa tayong sunod na training video ulit next week. So depende doon sa mga kapalik dito sa ating training, kasi masyado talaga madaming kailangan i-cover. Hindi siya enough for one day. Saka syempre pagod din yung iba. So ayun, social media pages, RFV Facebook, may own Facebook din, sa Facebook ni Parchi, kaya nasa baba. T-shirt available pa din, yung kanina sa mga dyan. Nandiyan lang yan sa description box. Andre E-Store. Ayan, dalaw kayo dyan kapag wala kayong magawa. Nandiyan ako every Tuesday. And then, may non-vlog channel, which is Di Gavin. Ayan, please subscribe din kayo. Maganda yung video na lang. Spotant ako ah. Ayan, subscribe din kayo dun kay Gavin Crew. So yun, this is Response 26. And this is the Response Fire Volunteer. Fire and basic training. And see you guys next time. And fire out.